Kumusta po? Warga po ulit sa kusina ni Kuya. Samahan niyo po ako, mga kusina, sa isang mabilis lang pong recipe na ipiprepare ko sa inyo. Gusto ko lang i-share, bago ho kami kumain ng pananghalian. Wala pa kaming pananghalian eh. Kaya magluluto ako. Luto tayo ng chicken apritada. Para sa mga ingredients, ito po. So mga kusina, ito po ang aking mga simpleng ingredients lang para sa aking chicken apritada. Siyempre, kailangan natin ng chicken. Chicken apritada nga eh. So, in-slice ko na po siya into serving pieces. Dalawang hita po ito. Thigh and leg, chinap ko na lang po for two serving pieces. Kailangan po natin ng onions and garlic. Siyempre, beef cubes. Ang ating paboritong beef cubes. Hindi ko nga po, hanggang ngayon po iniisip ko pa rin kung paano nila napagkasya ang isang buong karne sa foil na to. Comment po kayo sa akin kung meron mga, kung alam niyo yung mga pangyayari na yan. Okay. Carrots and potatoes. Gamit po tayo niyan. Salt and pepper. Siyempre, cooking oil. Gamit po ako ng konting sugar. Yung tomato sauce ko po, half bottle. Ito po yung tira ko pa ng nakaraan. Then, gamit po tayo ng konting cheese. So, simula na po natin. So, mga kusina, pisahan na natin ang ating pagigisa. Maglalap po ako, nagpainit po ako ng aking kaldero. Maglalap po natin ng konting mantika para sa pagigisa. Anasin niyo po kung gaano karami. Dalot niyo lang po. Then, gisa na po tayo ng ating sibuyas. Pag nag-iwaiwalay po siya, sunod niyo na po sa agad. Ah, bawang. Pag-alap po natin bawang. Medyo pumula na po yung bawang nyo. Pwede nyo na pong ilagay ang chicken. Paglagay po, isa-isa ko lang po ilalagay kasi may tubig po yan yung pinaghugasan ko ng chicken para hindi po sumama. Maghugas naman po ako ng kamay. Lagi po kayo maghugas ng kamay pag nagluluto. Nalalaging malinis. Kalo lang po. Itimplahan na rin po natin siya. Salt and pepper. Hintayin nyo po lagi yung paglalagay nyo ng salt and pepper. Ayon po sa inyong panlasa. At ang ating beef cubes. Para habang ginigisa po, malasa na po ang ating chicken. So, halo lang po tayo mga kusina hanggang yung chicken po natin mag-pale po yung kulay ng puputlaho habang ginigisa. Saka po natin susunod yung ating next ingredient. So mga kusina, mapula na ho yung ating chicken. Sunod na ho natin yung tomato sauce. May half bottle po ako kahit ano pong tomato sauce meron kayo. Yung lata man, tantayin nyo po kung gano'ng karami. Sa recipe ko po na to, sa damit po ng chicken na liniluto ko, half bottle po yung meron din siya. Sayang yan. Lagyan nyo lang ng konting tubig para masimot. Halo-halo lang po. Sintayin natin. Kumulok para maluto yung tomato sauce nyo. A few moments later. So mga kusina, kumukulo na po yung ating tomato sauce. Pwede na po natin siyang lagyan ng water. So yung bote po ng tomato sauce na ginamit ko kanina, nilagyan ko lang po ng water. 1 cup po ito para masimot pa yung ibang tomato sauce na nandun sa bote. Sayang. Bago po natin itapon. So, lagyan ko po ng water. Nung nakalahati muna po. Half cup muna ng water. Tansyahin po natin kung gaano karaming sabaw yung lalagay natin. Kung kailangan po natin magdagdag ng sabaw, kung gusto nyo mas maraming sabaw, masin nyo po. So, half cup muna po nilagay ko. Then, i-boil po natin yan. Kasabay na rin po yung carrots and potatoes. Para po lumambot na po ang ating patatas at carrots. Siguraduhin nyo lang po nakasook para siguradong lalambot yung patatas at carrots nyo. Then low fire lang po tayo para sa pagpapalambot ng ating potatoes and carrots. Then balikan po natin siya after 25 to 30 minutes. Many, many minutes later. So mga kusina, balikan po natin yung ating apritada after 25 minutes. Check po natin kung nalambot na yung potatoes and carrots niya.
Wala pa tayong tinidor. Susukin natin. Then, tikman natin. Malambot na rin po siya sa akin. May konting tigas na malambot. So, tama lang po yun. Check po natin yung potato. Ngayon, madali na po siya matusok. Agat po natin ulit. Malambot na po ang ating potato. Nahulog na eh. Agat-agat po. So, sunod po natin ang ating next ingredient. Ang ating sugar. Lagyan po lang natin siya na 1 teaspoon muna po. Para hindi po tayo sumobra sa sugar. Para sigurado yung hinahanap nating tamis. So, then mix muna po. Para malaman natin kung okay na yung 1 teaspoon ng sugar. Tikman po natin. So, mga kusina, okay na po yung tamis sa akin nun sa isang kutsarita lang po ng asukal. Pangkontra lang po yun para pagka medyo umaalat po yung timpla nyo, para hindi po masyado maalat yung timpla. So, ang nagamit ko lang po yung tubig is half cup ng water ang ilagay ko. So, okay na po sa akin itong sabaw na to. Hindi na ako magdagdag. So, ilalagay ko na po yung last ingredient natin ng ating cheese. Para after po natin ilagay yung ating cheese, pag natunaw po ito, mga 2-3 minutes, ready to plate na po yung ating atripada. Papatayin na po natin. Slice cheese po lang ang meron ako. Kung ano pong cheese meron kayo. Kung wala pong cheese, okay lang rin. Masarap na rin naman po siya. Pero mas gusto ko po nilalagyan siya ng cheese kasi mas nagiging creamy ho ang ating atripada. So, tunaw na po yung cheese natin, mga kusina. Tignan po natin after lagyan natin yung cheese. Okay na po ito. So, balik po tayo. I-plate ko lang po siya. Patayin na po natin. Luto na po ang ating chicken apretada. So, mga kusina, ito po ang ating finished product. Ang ating chicken apretada. Sarap po niyan. Tikman po natin. Yan, creamy po yung sauce niya. Yung sabaw niya. Tikman po natin, sabaw pa lang. Ulam na eh. Yummy. Pag natikman nyo po ito eh, baka makalimutan nyo yung pangalan nyo. Sino ba ako? Ah! Welcome back po sa kusina ni Kuya. Naalala ko na ulit yung pangalan ko. Oh my God! So, kain na po tayo. Shout out po sa lahat ng ating mga subscribers. Salamat sa ating 100 plus subscribers. Thank you po sa tiwala at sana po lagi nyo pa kong subaybayan ang ating mga recipes and mga iba pang surprises na ibibigay ko sa inyo sa aking mga darating na mga vlogs. Yahoo! Always remember po mga kusina, be safe, enjoy life, peace. Pagalitan na ako ng misis ko. Kailangan na namin kumain ng tanghalian. Kain na tayo! Bak!